Katiwala at lingkod. Katiwala at lingkod. Sa mabuting balita ay mayroong isang mayaman na pinatawag yun hong kanyang katiwala. Pag sinabi natin katiwala, ay sa kanya ipinagkatiwala yung halimbawa ay ipinakita sa mabuting balita yung ari-arian nung Panginoon ng isang mayaman. Ang problema, ang ginawa ng katiwala ay nilulustay niya ang ipinagkatiwalang ari-arian sa kanya. Ay di binusabos ang ginawa nitong katiwalang ito'y hindi pinag-ayos yung gawain, tungkulin na sa kanya ay iniatang, na sa kanya ay ibinigay. Matalino ito hong katiwala. Ang problema, ayos na ho yung kanyang diskarte eh. Ay tinuruan pa ng mali na gawain yung mga may utang sa kanyang Panginoon, pinagbabawasan. Ay matalino, kaya ang sabi ng Panginoon ay mahusay gumawa ng paraan ang makasanlibutan kaysa makadiyos. Kung tutusin, talaga yun ay mali. Kasi mali yung itinuro niya. Yung ipinapagawa niya doon sa may utang, binawasan. Maling-mali ho yun. Kaya ipinapakita dito sa mabuting balita na ang katiwalang ito ay masamang katiwala. Kaya ano ho ang aral sa atin? Huwag gagayanin ang ginawa ng katiwalang ito sa mabuting balita. Ngayon, sino ba ang katiwala? Sino ba ang pinagtitiwalaan? Walang iba mga kapatid. Tayo po. Simpleng bagay po. Tingnan po natin ang ating sarili. May asawa. Taas ang kamay na may asawa. Taas ang kamay na may asawa. Yan. Huwag niyo ikakahiya na kayo may asawa. Huwag niyo ikakahiya ang inyong asawa. Amen. Okay ho. Yung inyong asawa, yan ang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Tagal na ninyo nagsasama. Yung babae niyan, pinagkatiwala yun sa inyong Diyos. Yung lalaki niyan, pinagkatiwala yun sa inyong Diyos. Isang napakagandang ari-arian ang ibigay sa inyong Diyos. Kahit nisan ganyan ang ugali niya hindi mo maintindihan. Taas ang kamay ng merong mga anak. Yan. Mga magulang. Yan hong mga anak. Yan hong napakagandang ari-arian. Hindi ko kayang palitan ng pira iyan. Yan hong mga anak, napakagandang biyaya ng Diyos. Napakagandang kayamanan. Dahil sa siling magandang ari-arian na sa inyo ipinagkatiwala ng Diyos. Ipinagkatiwala sila sa inyo ng Diyos. Mga anak, tayo'y mga anak, tayo'y may mga magulang, tayo'y may inay at may tatay. Ang mga magulang magandang ari-arian. Hindi kayang palitan niya ng ibang bagay. Mga anak, ipinagkatiwala sa atin. Pinagkatiwala sa inyo ang inyong mga magulang. Kapatid, kung ikaw ay may kapatid o mga kapatid, sila rin magandang ari-arian na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Kaibigan, kapwa-tao, tao. Sila'y magandang ari-arian. Sila'y ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya, mula sa asawa, anak,
kapatid, magulang, ibang tao. Sila'y pinakamagagandang ari-arian na ibinigay sa atin ng Diyos, ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At ikaw bilang pinagkatiwalaan ng magagandang ari-arian ito ng Diyos. Ano ang iyong ginagawa sa mga taong na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon? Bakit mo niloloko ang iyong asawa? Bakit hindi nagsasideline pa? Bakit hindi nangangalun niya? Ba? Ay, sala yan. Sala? Ay, bakit mo papatayin ang iyong kapwa? Ay, ari-arian din sila. Bakit mo gagawa ng masama ang magagandang ari-arian ito? Minsan lang ang buhay mo, minsan lang ang buhay ng mga ari-ariang yan, ng mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon. Kaya bilang pinagkatiwalaan sa pinakamagandang ari-arian na sa atin ay ipinagkatiwala ng Panginoon, sana tayo bilang pinagkatiwalaan ay magsumikap na maging mabuting katiwala sa kanila. Tatay, inay, pag ikaw ay nagsusumikap na maging mabuting katiwala sa bata o mga bata, pinakamagandang ari-arian na ibinigay sa inyo ng Panginoon, tatatak sa kanilang isip, tatatak sa kanilang kalooban kung papaanong ikaw ay naging mabuting katiwala sa kanila. Asawa, asawa, alam, tanda ng inyong asawa kung papaanong kayo ay nagsumikap na maging mabuting katiwala sa kanila. Tandaan ninyo yan. Hindi po manhid, meron pong puso, merong kalooban, merong uso, merong isip ang inyong asawa. At kahit ang ibang tao ay ganyan din, mayroon ding puso, mayroon ding isip, mayroon ding kalooban. Kaya kung anong uri ng pagiging katiwala ang iyong ipinapakita at ibinibigay sa kanila, yan ay kanilang nararamdaman, yan ay kanilang naiisip, yan ay kanilang mababatid, yan ay kanilang mararanasan. Kaya kung ito'y tumitimo at tumatanim at kanilang nararanasan, ano ang magandang gawin o ibigay sa kanila? Simple lamang, magsumikap ka na maging mabuting katiwala sa mga taong ito. Para pag hindi namatay, sasabihin nila, salamat sa inyo, naging mabuting katiwala ka sa akin. Hindi yung sasabihin, buti nga sa iyo, namatay ka na dahil ikaw ay masamang katiwala sa akin. Alinggang mas masarap pakinggan? Pasalamatan ka? O hindi? Kung gusto mo na pasalamatan ka, ang iyong gawin, maging mabuting katiwala sa mga taong ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. At mula dito, sa pagiging mabuting katiwala sa mga ari-arian o tao na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mga kapatid, ang paalaala naman ng unang pagbasa ay ito, pagiging lingkod. Lingkod. Bakit? Sabi din niya, kaloob ng Diyos sa akin na maging lingkod ni Kristo bilang saserdote sa mga hintil upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Diyos. Kaloob ng Diyos sa akin ay maging lingkod
ni Kristo. Ito po yung sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sinasabi ni San Pablo na siya'y hinirang na maging lingkod ni Kristo. Siya'y lingkod ni Kristo Jesus. Mga kapatid, kung ikaw ay nagsusumikap na maging mabuting katiwala sa mga tao na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, ikaw rin ay naituturing na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag ang mabuting lingkod o ang mabuting katiwala, siya ay lingkod ng ating Panginoong Jesus. Pero pag ikaw ay masamang katiwala, malamang-lamang hindi ka nagsusumikap na lingkod ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ating pong tingnan, ating panilayan para sa ating sariling buhay. Ako ba ay nagsusumikap na maging mabuting katiwala sa mga taong ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? At kung ito'y aking pinagsusumikapang gawin, ito pala ay maaaring aking paglilingkod din kay Jesus.